Hello, good morning po, especially to sa mga nanonood ng video ng ito dun sa live webinar and then sa mga leaders and OFW na nasa ibang bansa at nasa ibang lugar na nakakapanood ng video ng ito. Maraming maraming salamat and relax, sit down, and marami ho kayo matututunan. Okay, and it is sa lahat dun sa mga leaders na mayroong alam ko na mayroong curfew, ano, curfew po no? Alam ko na dapat nasa bahay na nagpapahinga pero nagbigay pa rin kayo ng oras. Okay, kanina po pinag-uusapan po namin ni Ma'am Marisa about po dun sa training. Actually, this is NDO, New Distributor Orientation. Pero siyempre, ang kailangan at naisip talaga namin talaga sa training na bagay sa inyo. Kasi NDO, kahit sinong speaker, pwede. Pero yung training na online marketing, hindi kasi lahat kaya ituro ang online marketing. Pero huwag ho kayo magalala kasi yung online marketing na ibibigay ko sa inyong idea, I give you online training level 1. So, buti na lang, maski pa paano, meron ako na save na file. Okay, so, na ngayon, pagsasamahin ko ang NDO sa level 1 sa online. Kasi alam na mo natin, sa online, maski pa paano, makakasabay ho kayo, ayusin muna natin yung, kung paano nyo po ayusin ninyo yung Facebook account ninyo para pag umataw kayo sa online, alam nyo na yung gagawin ninyo. And next time, pagbalik ko, level 2 and level 3 na pagsasamahin ko na po. Okay po ba yun? Yes! Okay, so ngayon, maski pa paano, makakapag-level 1 po tayo. Okay, na dapat talaga, NDO lang. Pero huwag po kayong magalala dahil special po ang lugar na to. Dahil po sa special request po ni Ma'am Marisa, magkakaroon po tayo ng online training level 1. Okay po ba yun? Yes! So, ready na po ba kayo? Yes! Yan, so yan. So, welcome to NDO and online marketing. Yan. Yan! Okay? This is NDO and Level 1 Basic Online Marketing. So, kaya sinabi kong basic. Basic lang po to dahil unang-una, hindi kasi pwede ka agad mag-level 2 tayo or mag-level 3. Baka naman, hindi mo kayo makasunod, sumabog po ang utak ninyo. Okay? So, kasi alam ko, baka iba dito, hirap na nga kalikutin ng cellphone, ituturo mo pa sa amin yan, ano na lang matitira sa utak namin, Anthony. Yan, pasasakitin mo pa ulo namin. Pero huwag ko kayong maglala, ako po, malaki na itulong sa akin ng online, dahil unang-una, kung kayo po ay nagagawa nyo lang to ng Sunday, meron pong mas worse po sa inyo. Yung mga taga-huwi. Kayo po nakakalabas pa kayo eh, sila hindi. May day off po sila, pero saan sila nandi-day off? Doon! Sa bahay pa rin. Kaya kung kayo po, nakakalabas pa kayo, sila hindi. Kayo, nakakausap pa kayo ng mga lalaki, sila hindi. Opo! Mopira yun. O, diba? So, sa Jeddah, marami kasi ako member sa Jeddah, sa Kuwait. Marami rin ako member po sa Riyadh, lalo na sa Riyadh. Sobrang hip-hip po doon. Okay, so hindi na talaga pwedeng... tapos, meron ako doon member po, matutulog na lang. Yung nakaganon pa, nakabihis, halos mamamatay na siya sa init eh. Ang init nun, andun sa ano, talagang ganon ang suot dapat. Eh buti pa kayo dito, nakaganon pa kayo, wow! Relax pa! Diba, buka dun, buka dito. Okay? Opo! Diba? Pag wala yung ano, si boss, ikaw nakaganyan, diba? O, wala si boss eh. Sarili eh. So, ibig sabihin, nagagawa niyo pa yun. Doon, may mga kababayan tayong OFW na hindi talaga nila nagagawa yung nagagawa ng iba dito. Kaya okay pa rin po kayo, mas papalad pa rin po kayo. Okay, so, pero anyway, hindi po pa rin sa gabal kahit gano'n man ang sitwasyon. Ang nakakatawa, napakalakas nilang mag-recruit. Sobrang lakas. Okay, so, again, may mga member din po ako sa Hong Kong sing with ng scenario si inyo, every Sunday lang silang available. Pero ang ginawa kong discount eh, ginaid din namin sila doon sa online marketing kasi yun ang pwede nilang magawa, Monday to Saturday. Okay? So kasi alam naman natin, pag Monday and Saturday, sa gabi, wala na kayo gagawin. Okay? Then, yung iba talaga, medyo tsatsaga talaga sila, medyo magpupuhit ka na ng extra 2 hours talaga yun eh. Extra 2 hours, 3 hours na medyo magpupuhit ka. Pero after naman nun, nakakapag-market ka na Monday to Saturday. Pwede ka na mag-market para lahat ng re-recruiting mo ng Monday hanggang Saturday, pupunta na sila dito. Ang maganda niyan, bago pa pupunta, pwede na sila mag-member kasi pwede mo na sila presentahan online. Kaya yung mga kababayan mo, mga kamag-anak, kakilala na sa Pilipinas, pwede mo na ma-recruit kahit na nandito ka pa.
Okay, kahapon, bago ako pumunta dito, meron po akong member po. Okay, yung isa sa mga member ko na nag-o-online, sobrang lakas po nun. Wala pong business center office po sa Kuwait, ha? Wala pa. Okay, hindi pa official. Okay, marami po tayong mga office, marami pa tayong lugar sa bansa na wala pang office. Kahapon po, nag-purchase po yung member ko po 43 package. At lahat yun OFW. At yung mga yon karamihan doon, ang mga nag-recruit din OFW. Ang nakakatawa, Kuwait sila, na-recruit nila Oman, na-recruit nila Dubai, na-recruit nila Hong Kong, na-recruit nila ganito, Italy. So, paano nila nagawa yun? Kaya nga iniisip ko, buti pa doon, walang pisina, nagagawa nila. Kaya bakit kaya gawin natin? Sarado natin para humataw kayo dito. Parang ganun, no? Parang ganun. So, ibig sabihin, may paraan pa rin po yan. Ngayon, itong ituturo ko po sa inyo, maski pa paano makakatulong sa inyo para makakataw kayo sa online. Ako, for the past 5 months ko, online lang talaga ako humahataw. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Lumalabas lang ako ng bahay, pupunta ako opisina, bibili ng business kit. Bibili ng package. Pero sa 5 buwan ko, nag-online lang din po kami. Advantage, less gastos, less expenses. Kasi nga naman, yung prospect ko, hindi ko na kailangan i-meet kasi abroad siya eh. Sa Pilipinas ako eh. Yun ang advantage, hindi ko kailangan gumastos, hindi ko na kailangan ilibre pa yan o pakiinin ko ng show my team. Wala nang ganun. Yun po yung advantage ng online marketing. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano. Okay, pero siyempre, bago ang lahat, so NDO muna tayo. New Distributor Orientation na kung saan ino-orient po, especially dun sa mga first-timer po natin. Okay? So lahat po ba first-time atin po ng NDO ko? First time? Okay, yung atin ng NDO, first time lang. Sino po first time? First time atin ng NDO. Okay, sige po, welcome muna natin. Palakpakan naman natin yung mga NDO. Okay? So yan. So, sa ganitong business, importante po na malaman ninyo kung bakit, kailan ba dapat magne-negosyo ang tao. Kanina, pinag-usapan natin yan. Di ba, nalaman ninyo? Sino nakatin kanina ng PSO? Yan, importante na nalaman ng tao kung kailan ba dapat magne-negosyo ang tao. Kung ngayon ba o later. Ngayon, malinaw na sa inyo kung bakit ngayon. Tama? Kasi time and effort ang nawawala sa'yo, ang nauubos pag hindi ka nag-decide ng mabilis. Okay? Ngayon, bakit business? Kung papasok ka sa business, bakit nga naman business? Okay, ngayon, iyan po, pag-uusapan natin bakit business. Kasi kanina ito, napag-usapan yan sa PSO. Ngayon, pangalawa na pag-uusapan natin bakit kailangan aralin ng business. Kailangan maging malalim sa inyo, maging malinaw sa inyo kung bakit ka kailan ba dapat magninegosyo, now and later po yan. Yung kay bakit business, ito importante ito kung bakit business. Kung ikaw papasok, bakit nga naman ako magbi-business? Okay? Tapos, kung ikaw nakapasok na sa business, bakit nga naman kailangan aralin ng business? So, kailangan maging malinaw sa inyo yan. Kasi pag hindi malinaw ko sa inyo, hindi, baka naman hindi niya rin ituloy o mag-quit ka lang din. O, pero wag mo kayo mag-ala. Bibigyan ko kayo ng mas magandang idea para mas maunawaan ninyo. Okay. Sa business, importante ko ba ang strong foundation? Ibig sabihin, kailangan mo ng pundasyon. Actually, ang buto, tinatanim po yan sa ilalim ng lupa. Agree? Yes. At tumutubo po yan, hindi po nauuna ang aangat. Unang-unang tumutubo po dyan, yung ugat. Sa ilalim muna ang tawag doon, pundasyon. Nakawa idea? Kung mapag-aaralan ninyo ang puno ng kawayan, inaabot po ng years bago po yun tumubo. 3 years, 5 years. Ibig sabihin, akala mo walang nangyayari, pero hindi mo alam, meron na nangyayari sa ilalim po niya. Lumalawak na po ang pundasyon niya sa ilalim. Sa building po, pag tinatayo ang building, inuuna po ang hukay. Ang tawag doon, pundasyon. Kasi pag walang pundasyon, pag may napadaan na aso, isang ihi lang ng aso yan, tutumban ang building. Kasi nga naman, walang pundasyon. Nakuha mo idea? So, ganun din po. Ang buto, pag tinatanim po yan, hindi mo nakikita yung ano. Akala mo walang nangyayari. Kaya ganun din sa business natin. Akala mo walang nangyayari, pero hindi mo alam. Deep inside, natututo ka na. Deep inside, marami ka nang natututunan. Pero wala ka palang kinikita. Pero hindi ibig sabihin, wala ka nang kinikita. Eh, wala na nangyayari, pero hindi mo alam, natututo ka ng paunti-unti. Ang tawag po ng pundasyon. Kaya huwag mo kayo magmamadali. Kumbaga sa buto, tutubo yan palalim. Ang tawag doon, ugat. Tama? Kaya pag meron mo nagtatanong sa inyo, tagal-tagal mo na dyan, hindi ka pa kumikita. Ang isasagot mo, kasi inuugat pa ako.
Nakuha niyo po ba yan? Okay mo ba yan? Bakit na marinaw sa inyo? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa kumikita dyan? Anong sasagot mo? Kasi inuugat pa ako. Okay po ba yan? Okay, nagpapaugat ka pa. Tumutubo pa yung mga ugat ninyo. Hindi po varicose. Yung parang telepono na. Hindi po yun. Iba yung ugat na sinasabi ko. Yung pundasyon, yung knowledge, yung skills na kailangan mo sa business. Okay po ba yan? Kaya wag kayo magmamadali. Hindi mo naman kailangan magmadali, pero pwede mong bilisan. Okay po ba yan? Pwede, pwede. So, importante yung strong foundation. Okay. Para magkaroon ka ng strong foundation, kailangan mo ng solid idea, solid understanding. Saan? Doon sa business na pinasok mo. Kasi pag hindi malinaw sa isip mo, yung business na pinasok mo at hindi mo ito naiintindihan, mahirapan kang paintindi sa prospect mo yung business mo. Tandaan mo, may pag lumapit ka sa prospect mo, pangit naman siguro, lalapit ka, alam mo, maganda tong business to. Bakit? Kasi hindi ko ito naiintindihan. Pwede ba yun? Tandaan ninyo, madaling magpaintindi ng negosyo kung ikaw mismo ang unang-unang nakakaintindi nito. But ang question, paano ka magkakaroon ng solid understanding sa business mo kung hindi ka dadaan dun sa training na kagaya nito? Kaya ngayon, kung umaating ka ngayon, nagpapagod ka ngayon, nagpupayat, dapat nasa bahay ka na ngayon, nagpapahinga, pero okay lang yan. Maniwala ka sa akin, in the end, pag natuto ka, magiging madali na sa iyong lahat. Okay po ba yun? Yes. So, yan. So, kailangan mo magkaroon ng solid understanding. Okay. Para mas maganda ang usapan, if you give an opportunity para kumita ng pera, kung bibigyan ko kayo ng pagkakataon para kumita ng pera, anong gusto mong solusyon? Temporary o permanent solusyon? Permanent. So, ang gusto mo, permanent solusyon. O, tingnan nun natin. Para umamang ka daw, pwede kang magka-rent, pwede kang mag-abroad, o pwede kang mag-business. Tama po ba yun? So, maraming tao itong ginagawa, maraming tao itong nag-abroad, maraming tao ang ginagawa, nag-business. Totoo hindi? So, ito yung paraan ng tao para umaman o masenso daw o para magbago ang buhay. Okay. Kung tatanungin ko kayo, again, kung bibigyan ka ng solusyon, anong gusto mong solusyon? Temporary o permanent solusyon? Kung bibigyan ka pagkakataon kumita ng pera. Temporary solusyon o permanent solusyon? Permanent. So, ang gusto mong permanent solusyon, tingnan nun natin ang career. Temporary or permanent? Temporary. Okay, bakit sa temporary o bakit sa permanent? Tingnan natin kung temporary ba talaga siya or permanent. Traboy mo ng 5 years ang career. Pag sinabing career, doctor, lawyer, ano pa? Engineer, principal, staff, ang tawag doon, career. Artista, career. Tawa nyo? So, traboy mo ng 5 years, 10 years, 20 years, or even 30 years. Pag tungtong mo ng 60 or 65, anong sasabihin ng boss mo? You're out. Dahil tinanggal ka na ngayon, kahit nasa yung pinakamataas na posisyon, dahil tinanggal ka, anong tawag mo doon? Temporary o permanent? Temporary. Temporary. Ang abroad, temporary or permanent? Bakit? Traboy mo ng 5 years, magtrabaho ka ng 10 taon, magtrabaho ka ng 20 years, or even 30 years, pagtungtong mo ng 60 or 65, anong sasabihin ng boss? Dahil tinanggal ka na, anong tawag mo doon? Temporary or permanent? Temporary. Temporary. Ang business, temporary ba o permanent? Both. Okay, taas mo ang kamay sinasabi niyang temporary. Taas mo ang kamay sinasabi niyang permanent. O taas naman po ang kamay na kahit anong sabihin ko, hindi siya magtataas ng tagal. Okay, wala. Okay, nahihiya ko kayo. Huwag ko kayo mahiya. Okay? Well, kung meron man dito ang sinasabi niya na ang business po ay temporary, tama po kayo. Well, kung sinasabi mo naman ang business ay permanent, aba, tama ka rin. Yun nga lang, paano natin mag-justify kung temporary or permanent ang business? Simple. Pag ginawa mo ng mali, nagiging temporary ang business. Tama ba? Tama ba? Pag ginawa mo ng tama ang business, nagiging permanent. Ang question, na kanino po ba ang paggawa ng tama at mali? Nasa tao. Kung gagawin mo ang business, gagawin mo ba ng tama o gagawin mo ng mali? Tama. So, ibig sabihin, pag ginawa mo ng tama ang business mo, pwede siya maging permanent. Nakuha mo? Meron pong apat na klase ng tao kung paano kumita. Gusto niyo malaman? Merong isang tao, maliit kumita. Meron ba kayo nakita maliit lang kumita? Pero ang worst, pag huminto siya sa trabaho niya, hinto rin ang kita. Meron ba ganun? Yes. Meron isang tao, maliit, ano, malaki kumita. Pero kung pag huminto siya sa work niya, kahit malaki kita, hinto rin ang kita. Malinaw? Meron isang tao, maliit kumita. Pero kahit huminto sa work, patuloy ang kita.
Kung pamimiliin ka sa tatlong yan, saan ka? Pansinin mo, ang pinili mo na yung maliit. Pansin mo, hindi mo na pinansin yung malaki. Ang tinitingnan mo mali. Kasi okay lang, kasi kahit huminto ka, tuloy ang kita. Agree? Merong pang-apat. Malaki kumita, pero kahit huminto sa work, patuloy ang kita. Kung pamimili ka sa apat, saan ka? Siyempre, malaki na nga kumita, kahit huminto ko, aba, tuloy-tuloy ang kita. Pero ano mapili mo dyan sa apat, walang ibang magdi-design, kundi ikaw ba rin. Pero bakit maraming tao, ito ang pinipili, yung maliit kumita? Nakuha mo? Kung alam mo pala ang business ay pwede palang maging permanent, bakit hindi nagbi-business? Nakuha mo? Kung ang career para abroad, eh alam mo naman palang temporary, bakit ito ginagawa? Nakuha mo idea? So at least, malino na ngayon sa'yo kung bakit business. Kasi bakit? Pwede siya maging permanent. Basta gawin mo lang ng tama. Kasi kung bakit may mga tao talaga nalulugi, ang totoo talaga, ginawa ng mali. Unang-una, paano mo masasabi ang ito yung ginawa ko ng mali? Kaya ako nalugi, paano mo nalaman na ginawa ko ng mali? Una, hindi mo naman inaral eh. Number one, yun ang pinaka-number one na maling-maling ginawa mo. Yung hindi mo inaral ang business mo. Tandaan mo, may hirap gawin ang isang bagay na hindi mo alam. Lalo na pag hindi mo inaral. Kaya yan ang mortal sin ng isang negosyo na hindi inaaral. Kaya huwag kang magtaka, nagkukwit. Nakuha niyo po? Yes. Kaya importante, naaaralin mo or gagawin mo ng tama yung business. Malinaw? Are you learning? Yes. Okay. So ngayon, Anthony, eto na ho kayo ngayon. Nakapag-design na ho kayo. Ginagawa niyo na yung business. Tama? Yes. Umahataw na ho kayo. Okay. Yun nga lang, para matutunan mo siya, kailangan mo dumaan doon sa learning process. Agree? Yes. So, meron tayong dadaan ng proseso. Okay? Yun nga lang, ang question dyan, maraming taong takot daanan ito. Maraming takot ayaw ito. Kasi nga naman, iniisip, bakit kailangan ko pa daanan yan? Kasi mapapagod lang ako, mapupuwet lang ako. Pero hindi mo alam, ito yung paraan para matuto ka. Malinaw? Ito po yan. Okay, bakit kailangan aralin ng business? Sige, sabihin nyo nga sa akin yan. Bakit kailangan aralin ng business? Sige. Sabihin nyo po sa akin. Bakit kailangan aralin ng business? O, tingnan niya. So, lumalabas, kayo ang nagtatanong sa akin yan. Tama? Tama, no? Pero ang totoo, kayo rin ang sasagot niya. Ulitin ninyo. Nasagot nila eh. Yan ha? Nasagot nila. Tanungin niyo ulit ako. Basahin niyo. Nasagot nila. Ulitin ko ha. Gusto ko lang sa inyo para ma-realize ninyo. Mami, ma-realize ninyo. Sige, sabihin nyo ulit sa akin. Bakit kailangan aralin ng business? O, ibabalik ko. Gusto mo bang nahihirapan sa business mo? Hindi. O, anong sagot? Aralin ng business. Ibig sabihin, kailangan? Aralin. O, kita mo na. Bakit kailangan aralin? Yun yung sagot eh. So, para hindi ka mahirapan, kailangan? Aralin. Kita mo na. Bakit kailangan aralin ang business? So, ang question ko, gusto mo bang nahirapan sa business mo? Okay. So, ano, para hindi ka mahirapan, ano dapat mo gawin? Aralin. Aralin. Ang question, paano kung hindi inaral? Kasi nga, alam mo kung bakit hindi inaral? Alam mo kung bakit ayaw aralin? Kasi, tao. Alam mo kung bakit tao? Tigas ang olo. Okay, dahil matigas ang olo, hindi inaral. Kasi yan naman talaga ang nature ng mga Pinoy, matigas ang ulo. Tama po ba? Ang masakit, nauuna ang katigasan ng ulo bago sumunod. Nakuha niyo po ba? So, ibig sabihin, dahil matigas ang ulo mo, hindi mo inaral. O para mas maintindihan mo, paano kung hindi mo inaral, hindi ka dumaan sa proseso, eto po yan. So, meron po ba tayo tinatawag na cash flow quadrant? Pag sinabi mong cash flow quadrant, ang gudang invento po niyan, ang nag-design, ang nagpaintindi po niyan, Robert Kiyosaki. Pag sinabi cash flow, ito yung ginagamit ng tao para kumita. Okay, una, pwede kang mag-employee. Agree? Yes. Pwede ka rin maging self-employed. Ang tawag namin dito, left quadrant.
Dito naman tawag dito, right quadrant. Pwede ka mag-business or pwede ka maging investor. This is a cash flow quadrant. Ibig sabihin dito, dumadaan lahat ng pera. Malinaw? Pag nagtrabaho ka, dadaan ng pera. Pag nag-self-employed, dadaan ng pera. Pag ikaw nag-negosyo, dadaan ng pera. Pag ikaw nag-investor, dadaan dyan ng pera. Kaya cash flow quadrant. Yun nga lang, saan quadrant ka dyan? And mostly, ng tao, nandi dito, tama? Nagtatrabaho dun sa business. Malinaw? So, ibig sabihin, karamihan, empleyado. Kung nandito ka ngayon, pumasok ka ngayon sa business. Agree? Yes. Parang kayo ngayon, nandito ka ngayon, pumasok ka sa business. Ano yung business na pinasok mo? So ngayon, ito ka na ngayon, nagne-networking ka na. Dahil ikaw ngayon ay nagne-networking, ngayon, nalaman mo may seminar, may training, mayroong mga product demo. Ang problema, hindi mo inaral. Sinasabi ng mga sponsor mo, yung mga nag-invite sa'yo, kailangan bang aralin? Yes. Dahil since first time mo papasokin ng business, kailangan ba aralin? Yes. Kailangan bang galingan? Yes. Kailangan bang sipagan? Yes. So pansinin mo, so kakailanganin mong aralin, gagalingan, sisipagan. Agree? Yes. Ang question, dahil matigas ang ulo, eh paano kung hindi pinara? Pwede po ba yung mangyari? Pwede. Paano kung hindi mo ginalingan? Paano kung hindi mo sinipagan? So anong mangyayari? Ito po yung totoo. Yung tamang word, mahihirapan. Totoo yun eh. And the moment nahirapan ka, what next? Quit. Tapos, tama. Magkukwit yung tao. Okay, tapatin niyo po ako. Yung totoo po, huwag ko kay Maya. Sino po dito yung nahirapan na? Sige po, huwag ko. Halos lahat naman nahirapan na. Pero meron po ako good news. Gusto niyo po ba good news? Yes. Yung mga nahirapan, gusto mo ba ng good news? Yes. Malapit ka na mag-quit. Kasi eto na eh, magkatabi na eh. Pag nahirapan, anong susunod? Kaya yan ang good news ko. Hindi ka na mahirapan kasi malapit ka na mag win. Okay po ba yun? Okay. Eto ngayon, pag ikaw ba nag-win, what next? Ano nga nga? Hindi po matatapos ang nga. Ang buhay, tuloy tigil. Oo, dahil tuloy ang buhay, wala kang mga gawa. Dahil tuloy ang buhay, kailangan mabuhay. Tama? Para mabuhay, babalik ka. So, nandito ka ngayon, balik ka ngayon. Apply ulit ka ng trabaho kasi hindi mo inaral yung business. Nahirapan ka, nang quit ka, balik ka ngayon dito. Papakindi. Nung bumalik ka dito, siyempre, nag-apply ka ng trabaho. Totoo hindi? Nag-apply ka ng hanap buhay mo. So ngayon, sa job, dahil first time mo yung job, ngayon mo lang gagawin, kailangan din bang aralin? Yes. Kailangan din bang ano? Kailangan aralin? Opo, kasi 6 years elementary, 4 years high school, 4 years sa college, 14 years ka nag-aral. Tama? Di ba yan ang ginagawa ng tao? So ibig sabihin yung job, inaaral din. Okay, kailangan din bang galingan? Yes. Kailangan din ba sipagan? Yes. Kailangan din. O pansinin mo ha, yun nga lang, pagtungto mo ng 60 or ng 65 years old, anong sasabihin ng boss mo? O anong tawag mo doon? Retire. Dahil nag-retire ka, may pera wala? Wala. Meron, pension plan. Retirement fee. Tama? Okay, para hindi mo ubos ang business, anong gagawin mo? Para hindi mo ubos ang pera mo, anong gagawin mo? So ang nagiging option mo, pasok ka sa business. Ibig sabihin, kung nandito ka, balik ka ngayon. Dahil bumalik ka ngayon, sabi ng sponsor mo, dahil since di mo to alam, kailangan ba aralin? Yes. Kailangan bang galingan? Yes. Kailangan bang sipagan? Yes. Yun nga lang, eto ka na. Yan. Saka mo lang siya inaral kung kailang ubus na yung oras mo. Eh, ganun naman din pala. Kung aaralin at gagalingan, sisipagan, bakit mo iniiwasan? Nakuha mo? Yes. Kung kaarali mo lang naman, wag mo nang iwasan. Kung dadaan ka lang naman sa proseso, daanan mo na. Kasi maraming nasasayang. Do not delay yung learning process. Kasi mas maaga mo siya matututunan, mas maganda. Nakuha niyo po? So ibig sabihin, pansin mo to ha, buti pa yung job, inaaral. Buti pa yung trabaho mo, ginagalingan mo. Buti pa yung trabaho mo, sinisipagan mo. Pero pag tungtong mo ng 60, anong sasabihin ng boss?
Ano sasabihin? You're out. Pero pag ang business, inaral mo, ginalingan mo, sinipagan mo, yumamang ka, umasenso ka, sino magtatanggal sa'yo? Wala. So bakit ayaw aralin, bakit ayaw galingan, bakit ayaw mo sipagan? Kung wala naman pala magtatanggal. Malinaw? Okay. Buti pa yung job pine-perfect mo, pero pag tungtong mo ng 60, ano sasabihin ng boss? You're out. No. Buti pa yung job na gagawa mong mahalin. Totoo hindi. Pero pag tungtong mo ng 60, ano sasabihin ng boss mo? Oh, kung yung job nga nagawa mo mahalin, nagawa mo i-perfect, pero tatanggalin ka pa rin. Samantalang ang business, pag ito minahal mo, pinerfect mo, inaral mo, ginalingan mo, sinipagan mo, o masenso ka, sino magtatanggal sa'yo? So bakit ayaw mong mahalin ng todo? Bakit ayaw mo i-perfect? Bakit ayaw mong aralin? Kung wala naman pala magtatanggal sa'yo. Malinaw po ba yun? Yes. Ngayon, kung tatanungin kita, kailan mo aralin? Now. Kailan mo gagalingan? Now. Kailan mo sisipagan? Ngayon. Ngayon, malinaw na ngayon sa'yo kung bakit kailangan mo aralin ng business. Kasi bakit? Time and effort? Kaya kailangan siya aralin. Kasi bakit? Ito yung nasisave sa'yo. Kasi pag hindi ka natuto, ito nauubos sa'yo. Pero the moment na natuto ka, ito yung nasisave sa'yo. Ito ang nasisave sa'yo. Lalo na pagdating sa pera, energy. And yan ang nasisave sa'yo buhay. Alalahanin nyo, hindi po reversible ang life. Agree? Yes. Nare-reverse po bang buhay? Okay. Alalahanin nyo, pag tungtong mo ng 60, hindi mo na maibabalik ang 30 anyos mo. Wala na kalindog. Wala ka ng alindog. Wala ka ng libong alindog, wala na. Nakuha niyo po? So, anong ibig sabihin po niyan? Hindi po reversible po ang life. Alalahanin niyo, paglipas niyan, hindi mo na may babalik. Kaya nga, alalahanin niyo, dapat maging importante to sa inyo, lalo na to, para hindi ka nagtatapon ng buhay. And again, habang nagtatapon ka ng oras at panahon, nagtatapon ka ng buhay. Gano'ng pakaraming oras at effort ang itatapon mo para maubos ito? At hanggang kailan ka magtatapon? Kaya nga importante na i-value niyo yan. Kaya pag may training, atin ka na para hindi para matutunan mo na agad mabilis. I-learning? Yes. Okay. Sa business, importante po ang attitude, hindi kailangan magaling. Okay, marami po ako nakita magaling, but still hindi pa rin naman kumikita. Kasi nga, nauuna po yung bad attitude, hindi po yung good attitude. Kaya kung iisipin ninyo, baka iniisip nyo, iniisip nyo kasi magaling, kahit anong galing ko, pero kung pangit naman ang ugali mo ba, baka hindi ka rin naman din asenso, malamang. And then sa relationship sa pamilya, importante ba? Partner mo? Di ba sa business, para tayong may partner tayo dito? Yes. Galing din sa mag-asawa eh. Subukan mo, ang ganda, guwapo, pero pangit ugali. Aba, pasusuka ka eh. Sabi yung mga walang asawa, sir. Mabubwisit ka eh. Tama po ba yun? Sorry. Yes. Ibig sabihin, mabubwisit ka rin. Magiging pangit din sa'yo yung guwapo at maganda. Kasi pangit mo dali. Kaya ang iba, nagtataka ka, ang pangit, pero bakit mahal na mahal niya, patay na patay? Kasi bakit? Ganda na ugali. Eh, tanda-tandaan ninyo, ang itsura, nawawala yan. Pero yung ugali, habang buhay mo yan, kasama mo yan. Totoo hindi? Sa business natin, importante yung attitude. Kaya kung gusto mo, nilalapitan ka ng tao, dapat maganda ang attitude mo. Aba, hindi pwede masungit. Eh, paano ka lalapitan? Lagi ka si mama. Maganda, JC. Hindi ka mag-JC? Aba, nakaano pa. Yung kilay, wakakas eh. Smile! Ngiti-ngiti rin pag may time. Diba, pagdating dito sa business, dapat iwan mo na yung problema mo kasi dapat gano'n. Excited na. Gigil na, baliw na. Diba? Baka naman mag-isa ka na lang, naglalakad ka na. Ito pang baliw na yun. Ibang klase na yan. Kaya nga, attitude. Yan, isa sa mga attitude mo, dapat positive ka, oh. Importante po yan. Napaka-importante sa business natin yung magkaroon ka ng good attitude, hindi po yung bad attitude. Malinaw po ba yun? Sa isa pa, guys, huwag mo kayong magtatampo dun sa sponsor nyo pag medyo pinapagalitan ka. Kasi bakit? Napaka-importante nun. Alam nyo po, ilang beses ako pinagalitan ng sponsor ko. Pero,
Ang purpose po na para matuto ka. Tama? Bawal po ang matampuhin. Hindi po bawal. Ikaw kaya, sino bang di magulang hindi nagalit sa atin? Wala po ako nakita hindi nagalit. Lahat naman po nagagalit. Kasi nga naman, anong purpose? Ba't parang panihugot ninyo? Ala, ako, pares-pares naman tayo. Iba, may pamilya, iba, di ba, wala. Pero alam niyo lang, minsan naman din po kayo naging anak. And then, alam ko naman kayo, napalo din kayo. Alam mo nga, mas okay nga disiplina noon eh, kasi may palo eh. Pero ngayon, walang palo, mas matigas ang ulo eh. Napansin ko lang, di ba, pag hindi na, di ka gaya sa akin, papalayin kita, opo, tahimik ka na eh. Hindi ka ngayon? Wala eh, kasi hindi mo naman si nanay na pinalo eh. Kaya medyo mas matigas ang ulo, no? Iba eh. Kaya nga sabi ko, kaya nga kung ikaw ngayon, napagsasabihan ka, make sure naman, natanggapin mo, i-accept mo, lalo kung maganda naman sa'yo, makakatulong sa inyo. Okay po ba yun? Pero doon naman sa mga sponsor, pagdating ng panahon, na naging sponsor ka na, meron ka na member, eh huwag mo naman gawin mo lang alila, ginagawa mo na, yung bilhin ka doon, may kapagalit ka doon, check mo ka doon, baka naman gano'n naman gano'n. Huwag naman gano'n. Dapat ganun, oh, mag-invite. Dapat minamasahe mo, ha? Invite ka ng marami, ha? Dapat inalambing mo naman, baka naman kumakautos ka, wag kasi. Wala kang recrop! Tamad-tamad mo! Huwag lang naman ganun. Baka naman ganun ka makautos sa mga kala mo naman si Rachel Duan. Hindi naman ganun. Dapat nga minamasahe, may invite ka ba? Ilan? Apat? Uy, ganun. Sige, mamasahe kita ng ayon. Dapat ganun. Nakuha niyo po? So, importante po sa business ko yung relationship. Malinaw po ba yan? Kaya learning, parang iisa tayong pamilya dito, ako isa po ako sa tutulong mo sa inyo, wag ko kayong mag-alala. Okay? So, itong business na to, hindi naman po to yung pagalingan eh, paganda ng attitude. Kaya nga, ang gusto ko sa negosyong ito, helping people business. Ibig sabihin, hindi man tayo magkakagrupo, dahil ang nature ng business natin ay tulungan, kasi ako naniniwala, pag kayo naman po natuto at nagkaroon naman ako ng grupo, isa ka na rin magtuturo sa kanila. Yes. Kaya, ako hindi ko po iniisip, eh wala naman ako mapapakinabangan, yun ang alam nila, pero hindi niya alam, yung taong tinuturuan mo, pag yan natuto, meron akong bago, wala ako, pwede ikaw na magturo. Nakuha niyo po ba? Yes. Ano lang yan, channel of blessing. Kaya ako natuto ng ganito, hindi ko pwedeng itago kasi ibabahagi ko naman yung natutunan ko. Okay po ba yun? Yes. Hindi natin yung pagdadamal po yan. Marino po ba yun? Yes. Yan. So yan. Ito, basahin niyo po to. Attitude reflects leadership. Nagre-reflect po yung attitude natin sa pagiging leadership po natin. Kaya huwag mo kayo magtaka bakit may mga tao hindi sumusunod sa'yo. Kasi nga, wala sa'yo yung attitude. Yes. So, sa'yo mismo, hindi nila nakikita. Kaya make sure, ikaw mismo ang unang-unang gumagawa dapat doon. Nakuha niyo po, lalo na sa commitment. Okay? Then, attitude po ang commitment eh. So, pag hindi ka nag-commit, ako, kung di naman ako nag-commit, marami maa-apektuan. So, ang laki ng epekto po ng commitment. Kagaya na ng commitment, napakalaking epekto niya. Oh, na-schedule ako dito, hindi ako nagpunta. Eh, di paano lang po kayo? So, attitude po yun. Leadership po yun. Yung commitment. Malinaw po ba yan? Are you learning? Yes! Okay. So ngayon, let's talk about offline attitude. This is a offline attitude. Okay? Ito, napakamaski pa paano, dapat nagpapaingana ho kayo. Importante po sa business, yung attitude, sa offline, kailangan ina-apply ito. Ngayon, papasok tayo ngayon sa online. So, hindi na po ba kayo? Yan, so meron tayong online. Kung merong offline attitude, meron din po online attitude. Kung anong ginagawa mo sa offline, yun din ang gagawin natin sa online. Hindi rin po pwedeng mainipin. Kasi dito, hindi pwedeng mainipin. Okay? So, hindi rin pwedeng matampuhin. Hindi pwede rin dapat, hindi ka pwedeng emotional. Dapat nga, mas lalo hindi ka emotional eh. Kasi ng iba, nag-emote ka agad. Matinding emotion talaga eh. Ang nangyayari, chinap, hindi interesado. Aba, nalungkot na. Ano problema mo? Hindi interesado eh. Chinat ka lang na hindi interesado, ayaw mo na. Mas okay pa nga yan eh. At least hindi mo nakita reaction. Hindi ka gaya ng offline,
Kita mo yung reaction eh. Hindi ako tinasawa, kita mo mukha. Basta sakit yun eh. Tama mo ba? Kaya nga naman, mas okay nga sa offline eh. Less ang legit ang rejection. Ito ko may idea. Pamaya pag-usapan natin yan. So, yes. Offline attitude, online attitude. Kung gano'ng kakasipag mag-offline, dapat ganun din. Paras lang ang online at offline na ina-apply. Dito medyo technical lang siya, pero anong attitude na meron ka dito, dapat ganun din sa online. Klaro? Yes. Pero meron tong advantage at sobrang advantage pag nag-online ka. Ako, kagaya na lang po ng ano, 1 month ago, meron po ako na-recruit pulis. Na-recruit ko siya sa online. Nagkamustahan yung pulis, pinadalaan ko ng video na gustuhan, nag-join, bago ako bumaba sa kanya, mga 20 na ang PAs niya. Bago ako bumaba, sa Cebu po to, ha? Sa Cebu. So, na-recruit ko siya sa online. Sabi niya sa akin, baba muna ako dito, pasyalan muna ako para marami ka na i-training. So, 20 na ang members niya doon nung bumaba ako. Nung umalis ako doon, ang total members namin, ngayon, ang member niya na ngayon, 100 plus na siya. Sa loob ng isang buwan. Pero saan nag-umpisa? Online lang. Tinga lang, may diskarte para magawa mo siya ng mas mabilis. Klaro po ba yan? Yes. At isa sa mga diskarte, ibigay ko sa inyo yung level 1. Malinaw? Okay. This is a level 1 training, online training. Okay, medyo kailangan ko kasing pagkasahin, kaya medyo inayos ko pa kanina. Kasi nga, hindi talaga naka-ano, NDO lang. Kaya tinanggal ko lahat ng portion dun sa ibang NDO at dun sa online naman pinagsama ko na. Okay? Para at least, hindi naman kasi pwede akong mag-o-online ng pure kasi mangyayari, NDO talaga ang topic ko. At least may NDO tayo. Malinaw? So ngayon, kalahating NDO, kalahating online. Okay, yan. So this is online marketing. Ang question, ang level 1 kasi natin, why online marketing? Bakit ka nga naman mag-o-online? Gusto malaman? Yes. Ito yan. Una, pag-uusapan natin bakit online. Time required. Unang-una, pwede mo siya part-time. Eh, karamihan po ng member ko po sa ibang bansa, part-time lang naman talaga sila. Hindi nila magawa ang full-time. So, ibig sabihin, pwede talaga siya i-part-time. Araw-araw, pwede mo itong gawin. Duplication? Well, mas easy siya. Kasi copy-paste na lang ang ginagawa nila. Forward. Ibig sabihin, may script na kami. Copy-paste na lang. Interesado ka sa business? Copy-paste. Interesado ka sa product? Copy-paste. Interesado ka sa kitaan? Copy-paste. Kaya pag umamang ka, ano sasagot mo? Bakit kayo umamang? Copy, paste. Kaya pag tinawag ka sa intablado, please welcome, palapakan natin, Mr. and Miss Copy, paste. Kasi wala kang ginawa kundi mag-copy, paste. Nakuha niyo po ba yun? Forward ka na lang, yun ang magiging trabaho mo. Kaya mas mabilis siya, i-duplicate. Kasi lahat ng script, pwede ko na iba to sa'yo, yun lang din magiging script niya. Malinaw? Yun pong advantage. Hindi ako marunong mag-explain ng product kasi may video na, ibabato mo na lang yung video. Hindi ako marunong mag-explain ng marketing plan kasi may video na, ibabato mo na lang yung video. Nakuha nyo? Ngayon, tatanungin niyo ako, saan ko kunin ang video? Huwag ko kayong mag-alala. Pwede ko bigay sa inyo yan. Okay? Yes! Mula sa food cart, may nagtanong, ito food cart. Marketing plan, ito marketing plan. Product demo, ito marketing. Dami nga natin video eh. Bawat isa, may video niyan. Pag tinanong ako, ano yung vitamin C? Ano yung calcium C? Same thing video niyan. Isa lang. Calcium C lang. Ano yung barley? Isang barley. Ano yung porgin? Porgin lang. Ano yung product ninyo? Lahat, sesen ko. I-explain. Meron. Pwede. Nakuha niyo po? Yes. Hindi ako marunong mag-explain yung ginagawa mo, mindset, Anthony. Huwag kayong mag-alala. Ready na yung video niyan. Pwede ko bigay sa inyo. Instead na ikaw naman, gagayahin mo pa ako. Ayun, gato mo na lang. Oh, sis, panoodin mo na yan. Pag interesado ko, usap tayo ulit. Balikan mo ako, balikan kita. Message mo lang ako pag napanood mo na. Isasend ko sa yung second video. Oh, sis, ang ganda pala nito. Oh, sige, kung magandahan ka, send ko sa yung another video. Oh, sis, interesado na ako, paano ako mag-join? Oh, send mo ngayon another video. Oh, puro video na lang. Di ba mas madali? Yes! Oh. Efficiency! 10-20% ang kaya mong kausapin. Kayo po? Offline? Isang tao lang, every Sunday pa ang bigbigtin nyo. Yung isa pa, tatakbo pa. Mamaya, pag in-light na, isiyan lang ako, nasaan ka na? Kung nasaan ka na, nasaan lang ako, yun dyan. Sumama ka pa sa akin, walang hila. Ganun pa yun, no? Minisage mo na lang yun. Iisa na lang ang bigbig mo,
Umalis pa. Tapos nagdahilan pa. Hindi man lang tumagal ang puwit niya dito. Hindi man lang uminit, 30 minutes, nagmamadali. Minsan, di ba napapahupo? Di ba? Eh, mataas naman tayo, pwede mo lang hulog dito eh. Online, 10 to 20%. Isang oras, kaya eh. 20%. Ang maganda sa online, kahit sabay-sabay pa kayo magtanong sa akin, kaya ko kayo sagutin sabay-sabay. Offline, hindi. Subukan mo magtanong ngayon sa akin. Iba-iba. Hindi ko kayo sagutin. Iisa-isain ko muna kayo. Online, sabay-sabay. Paano product? Copy-paste. Paano marketing? Copy-paste. Ngayon din eh. Meron na akong script. Meron na akong listahan. How to join. Marketing plan. Product demo. Food cart. 7 accounts. Ipapadala ang pera. Saan? Ipapadala product. Saan? Lahat ng yun, meron eh. O ano pa gusto mo? So, pwede mo siyang i-organize. Yan ang maganda kay online. Market reach? Well, ang masasabi ko, alalahanin niyo si JC Premier, hindi lang Singapore. Global po tayo. Okay? Hindi lang po Singapore. Parang ako, marami pa akong mga lugar na hindi ko pa napuntaan, pero meron na akong grupo. Nakuha niyo po yun? So, anong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin, sobrang laki ng market. Baka iniisip niyo, wala ka na marirecord. Hindi. Pag nag-online ka sa mundo ng online marketing, hindi mo papansinin lahat ng mga negative. Kaya kami, pag negative, mabilis kami mag-next. Hindi interesado next. Kasi bakit? Ang dami pa namin sasagutin eh. Kaya hindi kami nagmamakaawa. Offline, magmamakaawa ka. Bakit? Iisa lang lang yung recruit nun, hindi pa sumasama eh. Kasi parang ako, muna kasi wala na ako ma-recruit, ikaw na lang. O, di ba? Kaya nagmamakaawa ka. Pero sa amin, sa online, bawal yun. Amin, mindset kami kasi sa online. Pag hindi interesado, huwag. Meron pong psychological pain, habang inahabol mo prospect mo, lalong umayaw yan. Alalahanin mo, ang trabaho mo hindi para ma-convince, trabaho mo just to share the opportunity, not to convince them. Yes. Na habang kinukonvince mo, lalong ayaw yan. Dapat nga, prospect mo ang namumundisi sa'yo. Uy, sige na, join na ako. Hindi. Saka naman ang pag-isipan mo. Di ba mas okay na hindi, ikaw yung habang, sige na, join na. Hindi mo kailangan mag-abol. Baka mo, dapat meron kang right, merong right mindset. Tanda mo, ikaw nagbibigay ng opportunity. Ikaw ang nag-share. Tandaan mo, ikaw ang nakakatulong, hindi naman sila. Tandaan mo, pag binigay mo yung opportunity, ginarap nila yan, ginawa, yumaman, umasenso, sino ba talaga nakatulong? O kita mo na, eh bakit ka mahihiya? Hingi ba dyan? Ang dami na, hindi mo nakakailangan lumayo, nasa gilid na lang sila, approach, approach. Patingnan mo, pag in-approach mo sila, may nawala ba? Tandaan ninyo yung taong i-approach nyo, hindi naman kayo kilala eh. Baka bukas makalaman, hindi na kayo magkita niyan. Tama po ba yun? Approach. Diba? Kabayan! Tagatingin ka. Diba? Kabayan! Diba? Patagalin nga o. Diba karun? O, dyan ka naman. Diba ang kasinan? Baka ka niya. Punta doon. Sino ka pangasina? Okay na eh, pangasina ka muna. O, ino ka mo. Ino ka nung kay Jaya. Kamangpangan, kamangpangan. Kaya na yan. Loka rin kayo kamangpangan. Eh, kaya naman. Ano ka pangasina mo yun? Parang ang dami ko. Ano ang dami? So, ano ibig sabihin niya? May kapangpangan? May kapangpangan? Eh, ang biyasa ng mga kapangpangan. Ah, walang may Kenny, may Keto dito. Na? Walang may Kenny, may Keto. So, ibig sabihin, unlimited po yung market reach natin. Malinaw po ba yun? So, hindi ka mawawalan, sobrang dami po niyan, kaya hindi mo kailangan magmakaawa sa prospect mo. Nakuha niyo po ba yun? Sa online rules namin, hindi mo kailangan magmakaawa. Dahil sa sobrang daming taong gustong umasenso, hindi mo sila papansinin, yung mga negative. Malinaw po ba yun? And net income, buba, mas makakaipon ka kasi at least 70% to 90% ay maitatabi mo. Alam naman natin sa offline, medyo magastos kasi yung prospect mo, baka ikaw pa namamasahe. Tapos pakakainin mo pa dyan. Tapos si Jajalibin mo pa. Ang good news, hindi pa sumali. Negative pa. Tapos saan ko sasabihin niya? Di ba? Kung kumikita ko, parang pinanilibro mo sa akin, franchise lang.
Di ba? Oh, so ibig sabihin, nagpakabilang. Di naman, di naman mayayaman mga yan. Nakuha mo? So yan, ang major challenge. So alam naman ho natin. So I'm not against offline kasi ako ginagawa ko po yan. But ang punto ko, maganda ang offline, pero kung may sasabay mo ang online, mas maganda po yan. So habang humahataw ang offline, humahataw na rin ang online. At least yung Monday to Saturday mo, nagagawa mo ng mag-market sa online. Huwag ka lang magmamadali kasi nagtatanim ka pa. Hindi naman ibig sabihin na na-message mo, i-recruit mo na kagad, hindi, kamustahan lang muna din yan. Parang dito rin. Yung iba kasi gigil eh. Diba, in-approach. Siyempre, i-rapport muna. Kwentuhan lang muna. Iba, labas ka agad ng claim mo. Tal-check na kagad ang laway. Tapos mamaya, hindi naman para interesado. Nakuha mo? Rapport lang muna. Banding lang muna, kwentuhan lang muna. Nakuha niyo po? Hanggang sa kinabdex na pag nakita, uy, kumusta na? O saan ka ba talaga nagtatrabaho? Kasi may part-time job ako dito ko sa ano eh. So, JC Premier. Actually, naghahanap nga ako ng mga open-minded na tao, yung mga willing talaga gustong kumita para pag-uwi ng Pilipinas, ay talaga magaw mag-for good. O ano ba yan? Why, kung tatanungin kita, if you give an opportunity na nagkikita ka ng extra income na kahit di mo iwan ng trabaho, uwi ka pa rin ngayon. Oh, willing ako dyan. O, tiki, sige, kung talagang willing ka, pasal ka sa office natin, may ladies ka kasi. So, pag-usapan natin sa mainit na kape at pandesal. Depende sa approach, no? Nakuha nyo? Yes. Expenses, internet sa electricity. Well, kung kayo po dito nag-online, ba, wala nga problema sa inyong signal, eh. Eh, sabi sa Pilipinas, data lang. Nagtsatsaga pa. Hindi, mas maganda signal niyo dito. Kahit sa CR, ganda ng signal niyo. Eh doon, napunta ka lang sa kwarto, wala na eh. Nilalabas mo pangamay mo. Diba? Diba, akit ka pa ng puno din. Ginagawa namin yun, literally, inaakit pa puno. Para lang magkaroon ng signal. Lalo na, nakadata lang yung mga tao sa Pilipinas. Diba? Kaya sa amin, ang teaching namin, talagang dapat magpakabit ka ng internet mo. Okay, lalo na pag nag-online. Eh, sa inyo, wala nga kayong problema kasi maganda internet connection ninyo. Kaya gustong-gusto namin ang OFW kasi alam namin maganda signal nila sa ibang bansa. Nakuha niyo po ba yung idea? So yan, internet. Nakakalibre na kayo ng kuryente kasi hindi nyo naman ang kuryente. Galing naman kayo sa ano nyo, yung pinatatrabaho nyo. O yan, internet. Baka naman nakikikonnect pa kayo sa kapitbahay ninyo. Inaalam nyo ano kayo password. Baka hindi na siguro kayo. Baka kinagawa nyo pa yun. Hindi naman na siguro, di ba? Kasi binabayaran nyo na yan, di ba? Monthly, di ba? Pwede. Yan o. Rejection? At least 10 to 30% lang ang rejection mo. Kasi bakit? May message lang naman ng prospect, hindi interesado. Alam niyo po ako nga, gusto ko na kagad malaman, hindi interesado eh. Parang hindi ko na i-follow up. Ano ba, interesado ka ba? Hindi. Ako ang ginaan, gusto ko sabihin niya na agad, I'm not interested. Tapos alam ko rin kagad ng gagawin ko, gusto ko agad. Meron din akong discarte na nasasabihin niya agad na hindi interesado siya. Gusto ko agad malaman para at least nila ako mag-exert ng effort sa kanya. Doon ako next na agad. Kaya nga pag may kausap ako, hindi interesado, okay, thank you for your time. Huwag sasama loob mo kasi ganun talaga, hindi naman lahat ng tao sasama. Kasi kung lahat, pag JJC Premier, abak siya na lang yung magtatrabaho din sa iba. Lumagi ko, nasa lang mga pulis dito? Nandun sa JJC Premier ng PPS ko. Wala naman ganun. Lahat naman gusto niya, lahat ganun. Wala sa walang nagwawalis. Ayun, nagpipiso. Hindi naman pwede lahat mag-JC Premier. Kaya normal lang po na mayroon talaga mga tao talaga hindi sasama sa inyo. Okay? Pero hindi naman lahat ng tao hindi sasama. Pag walang sumama, abo may problema ka na. Pag wala pang sumama sa'yo, isang taong ka na wala pang sumasama, ano kayong problema ko? Tawa mo? So, yun po yun. So, again, yung rejection po, konti lang. Okay, activities. Ang trabaho mo, attract, post, share, and tag. Yan ang magiging activities mo pag nag-online ka. Mamaya turo ko sa inyo yan. Okay, convenience? Well, hassle-free siya. Kasi sa bahay, pwede mo na gawin. Monday to Saturday, habang nag-work ka sa gabi, pwede mo na katawin. Tanim-tanim ka lang muna. Add-add ka lang ng mga bagong prospect. Tuturuan ko kayo kung paano mag-add. Okay, skill required? Okay, basic computer lang. Okay naman, lahat naman tayo cellphone, kaya hindi nyo naman kailangan maging magaling. Kaya agreed ako, take it. Hindi naman ako tech dyan sa, hindi naman ako marunong masyado. Well, natutunan yung gamitin yung cellphone na wala kayong ginamit ng manual, pero bakit yung natutunan yan? So, anong punto ko? Isang oras, dalawang oras, hindi mo kabisado, pero nang inaral mo, isang oras, dalawang oras lang, alam mo na. So, ibig sabihin, mabilis lang siya matutunan. Malinaw? Yan po ang advantage kung bakit online marketing. So, ngayon, ready na po kayo? Yes! Okay, ito yan.
So yun nga lang, pag nag-online prayer meeting, make sure, siguraduhin nyo na mag-invest kayo sa good gadget. Well, lahat naman ho kayo dito, good ang gadget. Good ang gadget ninyo dito. Wala po ko nakita dito na katiyatitutan. Baka parang awal yun. Baka meron pa na katiyatitutan dito. Meron pa. Parang awal yun. Yan, nakatiyatitutan ka pa kasi yung mismo ano po doon, mantataho. Naka-touchscreen. Naka-iPhone pa, mantataho yun. Okay, siyempre, invest ka ng cellphone. Pero hindi naman kailangan high-end na cellphone. Mag-iPhone 7 ka kagad, hindi ganun. Yung maganda, naka-Android. Okay naman. I suggest ako, mas maganda Android. Kasi marami po siyang features na madali gamitin. At marami siyang free na apps, application, apps. Okay? So make sure na makapag-invest kayo doon sa good cellphone. Ay, maayos size naman. Okay? iPad. Kung may iPad ka, okay po yan. Tablet. Kung may tablet ka, okay po yan na gamitin pang online. Ngayon, kung may pera ka at kumikita ka na, I suggest, bili ka ng laptop mo. Hindi naman kailangan maganda-ganda. Kasi marami po tong advantage. Marami po siyang icon o marami po siyang features na wala po sa cellphone. Tama? Okay, kaya kung medyo nakaluwag-luwag ka na at kumikita ka na, bili mo kayo ng laptop. Okay? Desktop. Okay, kung walang laptop, pwede naman desktop. Ganyan po. Ito po yung kakailanganin ninyo pag nag-online marketing ko kayo. And now, pang-importante sa lahat. Useless pag wala ka nito. Internet. Baka naman, lasang loob mo mag-online, wala ka namang internet. Nakikidating ako, nakikikonnect ka pa. Okay? So, make sure na meron kayong internet. Kaya, sa Manila po, ang teaching namin doon, dapat may internet talaga. At hindi po data. Internet connection. Eh, magbabayad talaga sila. Magkano lang naman internet na sa Manila? 10 Mbps, 1 to 1.4. Tapos, ang installation fee lang, 2,000. May internet na sila. Tapos, ang monthly mo lang, 900, 1 to 10 Mbps na yun, isang buwan na yun. Unlimited na yun. Tapos sobrang bilis na nun. Ang dami na ngayon. Merong Globe, merong PLDT, merong Sky, merong Smart, merong, ang dami na nag-o-offer ng internet connection pa. May cable pa nga, diretso. Sky cable, diretso. Okay? Okay. Siyempre, pag nag-online, importante yung Facebook. Yes! And then yan naman ang unang-unang ginagamit ninyo sa communication sa pamilya ninyo. Tama? Kaya nga sabi daw nila, pag wala kang pangarap, okay lang yan. Pero pag wala kang Facebook, yan ang hindi okay. Kasi libre na to eh. Wala ka pang Facebook. Okay po ba yun? So, importante na meron kang Facebook account. Kasi ito yung kailangan mo pag nag-online marketing ka. So, Facebook, ito yung mga ginagamit, yung pinakamalalaking social media. Okay, Twitter, Instagram, and Google. And syempre, yung gagamitin talaga natin ay Facebook account. Malinaw? Okay. So, ngayon, pag may Facebook ka, etong gagawin natin. Sino po may Facebook? Taas ang kamay. Lahat po may Facebook naman. Yung mga walang Facebook, huwag kayong mag-alala. Meron po akong video tutorial how to create your Facebook account. Pwede po ko sensing yung video para matutunan yung paano gumawa ng Facebook account. Okay po ba yan? Okay? Meron din po akong video tutorial how to on off ng computer ninyo. Pwede. Meron din po ako. Kung paano paggawa ng email ad, meron din po. Okay? So, di ibig sabihin, dito, pag nag-online mo kayo, Facebook is your reflection. Alalahan ninyo, importante ito, basic po ito, pero napaka-importante ito pag nag-online marketing ho kayo. Lalo na pag siseryosuin mo na ang business na online marketing business. Okay, tandaan ninyo, what you post, tandaan ninyo po mabuti yan. What you post, so again, your Facebook is your reflection. Ito po, be careful on what you say, what you like, and what you share. Make sure na yung mga isi-share mo, ilalike mo, dapat alam mo. Mayroon yung like ka ng like. Mamaya, like ka na, demonyo na palang nilalike mo. Kawalang hiyang na palang nilalike mo. Kaya yung iba nagtataka, bakit mo nilike? Ay, ano nilike? Ay, hindi ko naman lang basa. Dumalang yung bigat mo. Kakaya naman sa kanya. Kaya hindi mo malang binasa. Ang sabi niya, papatayin kita, nilike mo. Okay, like ko, patayin mo. Ganon? Nakuha mo yun? How to start online marketing? Ayusin mo muna ang Facebook account mo. Basic po yan, pero pag hindi maayos ang online ng Facebook mo, kasi unang-unang titingnan ng prospect ninyo yung profile ninyo. Sino ba tong taong nag-i-invite sa akin? Sino ba tong taong tong nagre-record? Check niya yung profile mo. Kaya make sure ayusin muna natin yung Facebook account mo. Basic po yan, pero napaka-importante po yan. So, Facebook account kasi ang magiging reflection mo ay ang nag-represent kung anong klaseng tao ka. Kaya, sisiguraduhin mo na maayos yung Facebook account.
parang pro, kaya nga profile eh. Kaya ayusin natin yung profile. Okay? Siyempre, pag may Facebook ka na, unang-unang mag-i-invest ka. Saan? Sa image. So, dapat, yung image ng Facebook account mo, yung profile, unang-una, change your profile picture. Okay? So, dapat ang profile picture mo pala ay makikita na kagad ng prospect mo na presentable ka o kaya negosyante na ang dating mo. Nakuha mo idea? Kagaya na lang ito, si Brian Tracy, tingnan mo yung cover photo niya o tapos tingnan mo. Yung professional, business na negosyante. Nakuha niyo po? Okay? Huwag naman galito. Baka naman ko eh, kung makapost ka, wagas eh. Kung magpakita ka ng cleavage, wala ka namang cleavage. Diba? Diba? Nagpapakita ka ng cleavage, wala naman ako makita ng cleavage. Pero babang-baba na eh. Nasaan? Nandito na yung damit mo eh. Pero wala naman ako nakikita pang cleavage. Kapala, nakasampay. Yan. So, ibig sabihin, alalaanin ninyo, hindi po katawan ang binibenta ninyo. Business! Ha? Iba yung magugustuhan nila. Ang dami nga, ang magugustuhan sa iyo ng client mo, kundi ikaw. Dapat negosyo ang ibinibenta mo, hindi po yung sarili mo. Malinaw? Kaya naman po na ngayon, mga tao talaga hindi maganda treatment kasi nga depende sa image mo. Kaya Kuya Eliseo, tigil-tigilan mo na to. Ha? Tigil-tigilan mo na ang pagpapakita mo ng kili-kili. Ha? Burayin niyo na po yun, ha? Hindi itong ano. Meron ka ba kayo, Feli? Wala naman. Okay, sana kung malaki yung hams mo eh. Hindi naman eh. Okay, so, siguradin ninyo na maayos yung profile. Dapat, pag gumawa ka ng profile pic mo, dapat galito! Yeah! Diba? O ngayon, kung ganyan mag-re-recruit, sasama sa'yo, sasama ka? Yeah! Okay, tamo, hindi ka pa nire-recruit, sinasumasama ka na. So, ibig sabihin, dapat ayusin mo muna, mag-invest ka, para at least makita nilang maayos na maayos ka. Malinaw po ba yun? Hindi naman kailangan talaga, at least maayos lang ng tingnan. Tapos, alam niyo po ba, ginawa ko lang naman yan sa cellphone ko eh. Akala mo, maganda ano, pero in-edit ko lang yan sa cellphone. Mamaya, bigay ko sa inyo, marami rin din po si Ma'am Marisa, kung ano yung mga pang-edit po dyan. Eto yung cover ko. Tapos ito niya. Yan, oh. Eto pa, oh. Pwede ganyan? Yan. Oh, yan. Yan gawin mong profile. Yan ang image. At this time ba? Yan. Pwede, no? Yan. So, dapat ganon. Okay, ito pa. Do not change your real name. Pag nag-online marketing ho kayo, make sure, huwag niyo pong babaguhin yung pangalan. Yung iba, binabalitan. Huwag mo balitan. Kagaya ng Gary. Pag binalitan mo, Irak. Eh, di ka pangalan, Irak. Nag-Gary na nga, Irak pa. Kiko. Diba? Yung Kiko, kapangit nun. Okay. Okay, diba? Diba? Okay. Diba? Oo. Kapangit, diba? Oh. So, ibig sabihin, ano pa? Ano pa yung ang papangit? Binabaliktad yung pangalan. Huwag niyo po babaliktad rin ang pangalan ninyo. Una-una, pag nagpadala ng pera, baliktad din po yung pera. Baka mag-ul, bakit baliktad ko? Baliktad pangalan mo eh. Ha? Kaya pag siguraduhin ninyo yung pangalan nyo, yung totoong pangalan, para at least, malaman nila na totoo kang tao. Hindi ka spam. Bako nyo? Totoo ho kayong tao. So, dapat pag nag-online, dapat real name mo ang nakalagay para magkaroon ng trust yung prospect mo kasi totoong pangalan ninyo ligay. Klaro po ba yun? Huwag nyo pong babaguhin. Dapat yung totoong pangalan ninyo. Okay? I suggest, pag gumawa ho kayo ng ano nyo, huwag na ho kayo maglagay ng JCP, Anthony Gatchalan, wala na po. Buong pangalan mo lang. Dahil una-una, baka mamaya, pag nagpadala ng pangalan, maglagay pa ng JCP yan. Eh, nakalagay sa ID mo, pangalan mo lang, wala namang JCP. Nakuha niyo po? Dapat plain. Pero, Richard Candano, yan, dapat ganyan. Yung totoong pangalan. Malinaw ko ba yan? Are you learning? Yes! Ano pa? Check your account private setting. Ibig sabihin, ito, napaka-importante so you can control other people's posting and tagging on your wall. So, para yung mga nagtatag sa inyo, makokontrol mo. So, ito po yung para mamonitor mo ang mga nagtatag kung sino, kung positive ba o negative yung mga tinatag sa'yo. Malamang, meron sa inyo nagtatag. Nagugulat ka, bakit nagtag? Pumapasok sa timeline ninyo. Kasi nga, hindi ka nakasetting.
kahit sino pwedeng mag-tag sa inyo. So, gagawin natin, pupunta ka ngayon dito. Paano mo i-set yan? Halimbawa, ito, ito, desktop to computer to. Sa computer ko to ginawa. Kung mapapansin nyo, meron po parang ano, padlock. Sa ano naman, sa cellphone naman, parang tatlong guwit na ganun. Pansin nyo, sa cellphone, no? May tatlong guwit na ganyan. Pag pinindot mo, lalabas din yun. Parang yun yung pinaka-settings. Ito naman, sa desktop o sa laptop, may padlock. Pag pinindot mo yan, yan, no? Ito lalabas. So, pag pinindot mo yung parang tatlong guwit na ganun, yan din na naman din ang lalabas. Nakuha nyo? So, ngayon, ang gagawin mo, meron dyan privacy, yung games, yan, ganyan, how contact me, yan. So, pwede po, meron pa yan, see more. Yung private, pindutin mo yan. Ayan, pinindot mo ngayon, ito na lalabas lahat yan. Ito sa desktop, sa laptop. Ganun naman din po sa ano, makikita mo na kagad lahat to. And makikita mo dyan, yung privacy, timeline, and then, please, ito pong click mo, timeline and tagging. Timeline and tagging po yan. Halimbawa, pinindot ko, timeline, timeline and tagging. Yan, who can add things to my timeline, who can see things on my timeline. Ito, how can I manage tag people and tagging sa... Ito yung pipindutin mo. Yan, how can manage. Yung pag pinindot mo yan, yan, how can manage na. Pinindot mo na, di ba? Makikita mo yung enable sa disable. So, I suggest enable mo siya. Malinaw po ba yan? Malinaw po ba yan? Yes. So, ibig sabihin, ito po, malalaman nyo kung sino po yung mga nagtatag sa inyo. Ito nga ang advantage. Pag tinag ka, hindi papasok sa timeline mo. Ang tawag doon, filter. Napipilter po siya. O ngayon, anong advantage? Nung akin, nung ginawa ko to, lahat ng mga nagtatag sa akin, hindi kaagad pumapasok sa wall ko. O tingnan mo, anong naging advantage? O, tingnan mo to ha. Ito akin. O, tingnan mo to. 3,900 pending items. Ibig sabihin, ito yung nagtag sa akin. Na hindi lumabas sa wall ko. Imagine mo, kung ito pumasok sa wall ko, ang dami kong buburahin. Eh, araw-araw ako magbubura niya. Wala na akong ginawa, kundi magbura. Di ba ang dami na ito? 3,000. Alam niyo, kailan ko pa ito ginawa? Ngayon, 4,500 na. Eh, kung di pala ako nakapilter. Eh, nakita ko yung mga tinatag doon, wala namang kwenta. Wala namang kwenta. Hindi pa, malaloswa pa. Hindi magaganda yung mga tinatag sa'yo. May iba naman, puro, kano, ang papangit. Kaya buti na lang, meron ganun. Kaya tingnan mo to. Nung pag pinindot mo yan, ito lalabas. May nagtag sa akin. Friend ko siya. Okay. Friend ko po siya, pero nakapilter po siya sa akin. Kagaya na lang to si Christina. Isang member po ng JC Premier. So, ini-invite niya ako. You know, everyone is invited to our grand opening JC Premier TCO on January. Ito, nung bago meron tayong training center, office nung January, sa Recto. Tinag niya sa akin yan, pero hindi yan lumabas sa wall ko. Ang gagawin ko, mag-decide ako, nakapilter ko yan, pwede ko na i-add yan sa timeline. Lalabas na yan sa timeline. Kung ayaw ko, i-hide ko lang. Hindi na makikita yan. Nakuha mo? Kaya nga, every time na nag-check ako ng Facebook account ko, pumupunta ako dun sa pending item. Sino yung nagtatag sa akin? Pag gusto ko yung sinabi, add ko sa timeline. Pag gusto ko yung tinag sa akin, i-add ko sa timeline. Pag gusto ko to, ayaw ko to, i-hide ko. Malinaw po ba yan? So, napaka-importante nitong private setting niyan. Okay? Are you learning? Yes! Okay, ano pa? So, post picture and you are in group. So, ibig sabihin, every time meron po tayong event, kagaya ng PSO, kagaya po ng NDO, online, o kaya pag lalo na, this coming ano natin, May 21, anniversary natin, importante yung nagpipicture. Kagaya na lang nito, oh, meron tayong event, kaya ano, chinkitan, meron pong event, may ganyan, pinupost mo. So, ibig sabihin, manamomotivate yung mga prospect mo na nasa ano. So, ang dating, hindi mo siya nire-recruit, parang nare-recruit mo na. Kasi, saan yan? Saan lugar yan? Ba't ang daming tao? Anong business mo? Anong ginagawa mo? So, doon pa lang nakaka-attract ka na. Yan sinasabi kong attract. So, ang mga pinopost mo, mga activity na ginagawa mo sa business mo. So, nakaka-attract ka na. Malinaw po ba yun? Yes. Yan. Kagaya nito, nung napunta ko ng Davao, yan o. Oh. Yan. So, nag-post ako. Successful kick-off training. Sa ano? Yan. Yan. Nakuha niyo po?
So, dapat yung mga ipinupost mo, yan, mga group, mga grupo, yan, dapat lagi ka nagpapapictures. Okay, nandito ka sa harapan, papicture ka. Ongoing, ATM, machine, walang pera, ganun, ha? So, yun, the moment, nandito ako, PSO, training, dapat ganun, namomotivate sila. Kaya yung mga nasa paligid mo, I mean, nasa friend list mo, namomotivate sila na atak kasi masaya. Happy ka dun sa ginagawa mo. Malinaw ko ba yan? Are you learning? Yes! Okay, kailangan, nagpuproduce ka ng mga ganung pictures. Okay? Then, be a professional. Dapat make sure, wag ho kayong makikisan sa mga negative na usapan. Kaya pag meron pong nag-aaway-aaway po dyan, wag na ho kayong makikialam. Wag na ho kayong makikisaw-saw. Kasi unang-una, parang hindi ka magiging professional pagka na. Alalanin mo, meron kang business na pinupromote. Malinaw? Instead na sumaw-saw ka pa, malay mo yung kinampihan mo, maging kaaway mo. Tama? Tapos malay mo, ma-recruit mo din pala yung ano, inaaway niya. O, hindi natin masabi. Okay? So, wag ho kayong magbibigay ng negative, sarcastic comment in other person. So, ibig sabihin, malay mo kasi, mag-cross ang landas ninyo, eh, ma-recruit mo din yan. Okay? Okay, ano pa? Post video image that promotes positive. Ibig sabihin, avoid negative, dramatic, sarcastic, relevant ideas in your status. Ibig sabihin, dapat kung manunod ka ng YouTube at i-share mo, dapat yung positive po, huwag ho kayo magpo-post ng kagaya nito. Kagaya ng aksidente. Ikaw kaya mag-post ka ng ganyan, sino hindi mandidiri? Kasi iisipin mo, kamusta na kayong driver dito? Tama mo ba? Magpo-post ka ng drama. Magpo-post ka ng nonsense, hatred, boredom. Tama mo ba? Kung yan ang lagi mong pinupost, sino maniniwala sa'yo? So nagre-repeat lang agad itong tao ito, napaka-negative. Madrama to. Tapos yung iba, pag may sipon ka, huwag mo nipost. Sipon lang naman eh. Pag may nagnat ka, tinangkaso ka, huwag mo nipost. May food supplement tayo, baka isipin na lang, di ba umiinom eh. Pag-broken na, di ba? Pag masama, pag-broken na, mag-anawag na. Saka pag lalo na, pag-away niyo mag-asawa, huwag mo kayo mag-post. Kasi mamaya-maya, maglalampungan na naman din ulit kayo. Ito kanina pang dalawang mangsa, kanina siya parang sira ulo. Kanina, kanina okay, ngayon nag-aaway na. Ngayon, okay ulit. Tandaan mo, hindi nyo mababawi po yun. Nakuha nyo po ba yun? Kaya nga, pag may nilalagnet ka, huwag mo na ipopost. Baka naman, mag-isa ka, I'm lonely. Mag-isa ka lang, nalungkot ka na. Nakuha nyo po ba yan? May sipon, pinopost. May lagnet, pinopost. I'm sick. Tapos yung iba, meron dyan. Yung iba, tinututok yung mata sa electric fan. Tapos napapaiyak na. Saka pipicturean yung sarili. Kunyari, naiiyak-iyak. Imot-imot. Diba? Guys, huwag na po. Ito, tigilan nyo na to. Kaya maraming hindi umaasenso dahil drama eh. Alam mo, kung meron lang puntos, kung makakarikot lang kayo sa luwa, di sana yumaman na ho kayo sa drama na yan. Nakuha nyo po idea? Okay, are you learning? Yes. Dapat ipopost mo. Mga ganyan. Ewan ko na lang kung hindi ganaan yung taong titingin ng wall mo. Yung iba nga, namomotivate dahil dyan. Dapat yung mga pinopost mo, yung happiness, yung talagang lahat, puro mga positive lang. Nakuha niyo po, are you learning? So dapat, yung mga ipopost mo, siguraduhin mo lang na magaganda. Ang dami po mga quotation, ang dami po mga inspirational message na pwede mong ipost. Malinaw po ba yun? Kung yan ang makikita nila sa post mo, kahit bihira ka mag-post, pero puro mga positive. Kaya yung mga pinopost mo dun, mga nonsense, mga games, huwag ka na nagsishare ng games. So dapat, mga pupost mo, puro mga positive lang. At then, buray mo na yung mga old mo. Okay? Buray mo na. O kaya I suggest, gawa ka ng Facebook account mo. Tapos, kumuha ka ng mga bagong prospect. Huwag mo na doon yung mga kamag-anak doon. Ipopost mo yung mga old mo, gamitin mo na lang yung pang-family. Ngayon, gawa ka ng Facebook account mo, pang business na siya. Kaya wala kang ibang popost doon, kundi business. Kaya ako, nagpo-post lang ako about business. Dito lang, puro business. Meron ako isang account, puro family, family lang. Para hindi nagkakalo, organized po siya. Di ba? Are you learning? Yes. Okay, kaya make sure, pag gumawa ka ng Facebook account, wala kang ibang i-add doon, wala kang ibang popost doon, kundi business lang. Malinaw po ba yun? Lahat ng activity na ginagawa mo sa business, yun lang ipopost mo. At ang i-add mo, mga first-timer po, mga bago. Malinaw? Yan. So ngayon, I'm done. Pero meron tayong level 2.
Gusto niyo ba malaman? Yes! Kaya lang wala po akong level 2 na BitBit. Pero, ang topic ko natin dyan, building system. Kasi pag nag-online marketing ko kayo, ano po yung mga gagamitin niyo? Group chat, group page. Tuturuan ko kayo gumawa ng group page, group chat. Ano yung sistema po dyan? Malinaw po ba yan? Kung paano i-download yung mga video dun sa group page ninyo, dun sa group chat ninyo. Malinaw po ba yan? So, ang tawag dyan, building system. Kahit wala ka, kahit hindi busy sponsor mo, ipapasok mo lang sa group chat. And then, lahat ng presentation na doon, parang opisina mo na yon. Ang tawag namin doon, building system. Meron din kami opisina. Ang tawag namin doon, virtual office. Meron kayo dito. Ito, meron to. Totoong opisina to, tama? Pag di na lang ang tao dito, may product, may presentation, may marketing plan, may speaker. Ganun din sa amin. Pag di na lang doon sa group page namin, meron doon presentation, may product presentation, may marketing, may success story. Nandoon lahat para ka na rin nagpunta sa opisina. Ang tawag doon, building system. Tuturo ko sa inyo paano yung bubuhin yan. Okay po ba yan? And babalik naman ako dito, May 21. Okay po ba yan? Yes! Level 3. So, yung level 3 na yan, pagsasabayin ko na yan, kasi hiwalay-hiwalay po yan, pagsasabayin ko ng level 2 and level 3. At hindi makaka-attend, nakatin ngayon. Sa pagbalik ko, pagsasabayin ko na level 1, level 2, level 3. Okay po ba yan? Para dun sa mga hindi naman naka-attend. Okay po ba yan? Para sabay-sabay na po. Okay, sa level 3 na yan, okay, tuturuan ko po kayo how to create fan page. Okay, paano niyo po, paano ko kayo gagawa ng fan page? Kung paano ko kayo kukuha ng debit card, credit card. Actually, yung JC Premier Visa ninyo, pwede niyo gamitin po yan, pambayad po yan sa ads. Okay, sa online. Okay, tuturuan ko po kayo kung paano mag-boosting or paano mag-Facebook ads. Ang purpose ko nito, gagastos ka. Pero believe me, gagastos ka ng 500, 1,000 sa isa loob ng isang linggo. Halimbawa, gastos ka ng 500. Ang makakakita ng video mo, nasa 5,000. Makakapanood. Sa makakapanood, 10% lang ng 5,000. Ilan? So, ibig yan, 500. 500 na lang ang mag-inquire. Tama? Sa 500 na mag-inquire, 10% na lang ng 500. Ilan? 50 na lang ang mag-join. Sa 50 na lang mag-join, sabi na natin, 5% na lang ng 50. 5 na lang ang seryoso. Magkano ginastos mo 500? Pwede? Pwede. Ang Facebook ads, dito, hindi mo kailangan mag-approach. Prospect mo ang nagtatanong. Paano? How to join? Paano kasi simulan? Magkano membership? Yan ang madalas nilang tanong sa'yo. Ito, hindi mo kailangan magmakawa. Kasi ang trabaho mo, sagutin ang sagutin kung paano. So, yun ang advantage. Kung gagastos ka, maliit lang. Pero, mas malaki yung balik. Malinaw po ba yun? Malinaw po ba yun? So, ibig sabihin, matututo ko kayo kung paano po mag-Facebook ads. Yun nga lang, siyempre, may mga kakailanganin kayong mga tools na gagamitin ninyo para magawa niyo po ito. Pero wag ko kayo mag-alala, nandoon naman sa training na yan. Okay? Kung ano yung mga i-download, yung mga tools na i-download ninyo. Malinaw po ba yun? So, dahan-dahan po natin ituturo sa inyo. Kaya mangyari, baka pagbalik ko po, wala kayong peso na naman, no? Online training lang ho tayo. Okay? Yes! Para sulit na sulit, solid po yung training natin. And then, pamaya, ang gagawin ko naman, mag-a-actual online training ho tayo. Papakita ko sa inyo yung nangyayari po doon sa team namin. Malinaw? Para makita nyo kung ano nangyayari. Are you learning? Yes! Okay, so, how to posting, how to Facebook ads, tuturuan ko po kayo yan. Okay? Ano pa? Ito po, last, para hindi naman kayo masyadong gabihin. Okay, so meron tayong 3 basic Facebook activities. Okay? Ang unang-unang gagawin mo, ito yung araw-araw na gagawin mo, kailangan mo mag-like. Every day, i-like ang mga magagandang positive posts ng mga apply ninyo. Yan, rules po yan. Kaya kami, sinasanayin namin mag-like po yung mga members namin. Kasi attitude po yan eh. Para makasabay po siya. Okay? Lalo na dun sa JCP group activities, lalo dun sa fan page po ni JC Premier, lalo na po sa fan page po ng BCO Center, ng ano natin, center. Malinaw? Every time may po-post, magla-like po kayo doon. Malinaw? Okay, so, dapat i-save, i-like ninyo yun, saka i-save ninyo para every time may po-post, manonotify po kayo palagi. Malinaw? Okay, so, kaya, lahat ng news na makakatulong sa business mo. And, the moment na nag-like ka, mas maganda kung may comment ka. So, mag-comment ka sa nakita mong positive post sa pamamagitan ng pag-express ng positive feelings mo. Malinaw? So, kailangan din mag-comment. Kung alam mo mag- ay, grabe, power ka upline. Kami na ang susunod. Ganon. Masanay ho kayo nagre-respond. Kaya sa akin, sa group chat namin, bawal po ang thumbs up.
Unang-una, nakakabuisit po yun. Ilan kayo magta-thumbs up? Dapat hindi ka na nag-thumbs up. Haba tuloy back rib namin, wala kang makita kundi thumbs up. Hindi siya nakaka-motivate. Maniwala ko kayo, nabubuisit. Kaya huwag ko kayo magtaka, bakit nagle-lep yung prospect mo? Kasi wala sa makita kundi thumbs up. Ikaw kaya, nandun ka sa group niyan, wala kang makita thumbs up. Diba? So, yan ang lagi mo nakikita, hindi mo yung nakaka-motivate. Mas maganda nag-comment ka. Ma'am, isa po akong OFW. Welcome to the good life po, ma'am. Ano, ma'am Lisa. So, isa po akong makakatulong sa inyo. OFW din ako kagaya. Nandito naman ako sa Kuwait. So, mahirap din ang buhay dito. Ganyan-ganyan. Pero, tuloy-tuloy lang po tayo. Basta dito, maliw. Imagine mo, kung ganun, tinuturuan din namin mag-comment. Kung bawat isa, ganun ang comment, ikaw mismo mamomotivate eh. Tama. Kaya ang nangyari dun sa group chat namin, sila-silas mismo nagmomotivate. Sila-silas mismo nagkukumbinsihan. Hindi na ako. Kasi sila mismo may kanya-kanyang comment. Kasi mas maganda yung sinabi, ay ma'am, welcome po kayo. Dito naman ako sa Jeddah. Pabuti na lang po. Nakapasok kayo. Napakasaya dito. Imagine mo lahat nagre-response. Kaya nakikita ko sila, inoobserbahan ko lang ang gaganda ng mga comment nila. May iba nga nagte-testimony na eh. Kahit yung iba, hindi pa member. So, nakikita nila yung comment kasi kapwa OFW ko siya. Mas malakas ang motivation doon. Malinaw ko ba yan? Kaya, may rules nga kami. Bawal ang thumbs up, lalo na sa group chat. Okay? Kaya nga, lahat po, saka sinusumpa namin, huli mo ng thumbs up yan, mawawalan ka ng kamay. Parang ganun. Sinusumpa namin yan. Parang ganun. So, lahat ng magta-thumbs up, maghihirap po na hanggang 10 generation. Kaya wala po nagta-thumbs up. Kasi maghihirap ang 10 generation. Eh, sinusumpa talaga namin yan. Dito lang po. Yan? So, kailangan share. I-share mo din. So, bukod doon sa ilang like mo, kinag-comment ka na, mas maganda sinishare. Parang dito, pag nagpo-post kami, oh, congratulations, our new TCO, our new member, ganyan-ganyan. Ilalike, iko-comment, isi-share na namin yan. Kahit si isa lang ang nag-post, pero parang activity, kasi kinukonsider na rin na activity ko rin yan. Nakuha niyo po ba yun? Kahit wala kang ipopost, dahil meron nagpo-post, pwede mo ilike, comment, and ishare mo. Kasi lahat kami, ganun nangyayari. Wala akong wala akong pa-post, kasi na-OFW ako, wala akong makitang ipopost ko. Sa amin pang gagaling yung ipopost mo? Sa mga sponsor mo o kaya sa mga ibang leaders. Yung iba nga, pag may nag-post, kinukuha ko eh. Tapos, nire-repost. Ay, grabe! Isa na namang OFW from Singapore ang natulungan. So, lalagyan ko na ng caption. Grabe talaga si JC Premier. Hindi na mapigilan ang pagtulong sa mga tababayan natin na talaga masisipag, na sobrang talaga si tiyaga. Ganyan, na talagang tunay na talagang bayani. Grabe talaga si JC Premier. Grabe, boom yan eh, grabe! Kaya man, big time! Imagine mo yun! Hindi galing sa akin yun. Galing sa ibang grupo yun, inuha ko lang. Kaya lang, ano yan eh, para mas maganda caption mo doon. Binabalik din nila, kinuha din nila. Pati yung caption ko, kinuha na rin eh. Eh, apply, gantihan lang yan. Ganyan lang naman kasi yung Leah. At sila naman, ganoon din nire-repost ni Leah. So parang dating, meron na rin silang activity. Malinaw po ba yan? Ganun yan. Kaya pag ako nang po-post, parang general siya. Hindi ko siya kiniglame na parang gusto ko mangyari every time na po-post ako, pangkalahatan. Grabe talaga si JC Premier. Yan. Grabe, isa na namang OFW na nag-join ngayon, nabigyan ng pag-asa, ginawa ng paraan ng pang-membership, kahit alam niyang hirap siya, pero tinunog din yung ginawa niya pa rin. Mga ganun. So, medyo kailangan maging creative ka. Hindi ka kasi masasanay gumawa ng comment pag hindi ka nagko-comment. Dati hindi naman kami marunong mag-comment eh. Pero dahil sa araw-araw namin ginagawa, nakakapag-create na kami ng mas magandang caption, mas magandang comment. Makuha niyo po yan? Kasi nasanay ka na nagko-comment. Share! Yun, pa-share ka ng positive. Kung alam mo naman positive yan, goodness, infos, share success story, and blessings. So, yan ang gagawin mo. Yan ang activity. Huwag mo kakalimutan, like, comment, and share. Activity mo yan araw-araw pag nag-online ka na. Kaya yung mga, may mga Facebook, gawin mo ng old yan, yung gawa ka ng bagong Facebook, pero pang business mo lang. Malinaw? Are you learning? Yes. And sabi po ng tatay ko, okay, ito importante ko.
Sabi ng tatay ko po, adapting to non-stop change. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po. Sabi po ng tatay ko, change is constant. It's either adapt to it or be left behind. Itong pinag-uusapan natin online, tingin mo parang hindi ka makaka-adapt. Pero believe me, pag hindi mo ito in-adapt, mapag-iiwanan ka talaga. And huwag ho kayong matakot na subukan. Eh, hindi kasi ako marunong. Huwag ho kayong matakot. Kasi bakit? May magtuturo naman eh. Nakuha nyo? Yung bulag nga natuto eh. Nakakita na kayo ng bulag? Anong ibig sabihin? Ang daming bulag na marunong mag-gitara eh. Pero, bulag naman sila. Pero bakit marunong mag-gitara? Eh ikaw, hindi ka nga bulag. Pero hindi ka marunong mag-gitara. So anong punto ko? Meron ka kasi nagturo. Baka mas matindi niya, baka wala pa nagturo. Ang punto ko, matalang naman ang wala sa kanya eh. Pero yung pakiramdam niya, yung feelings niya, nandudog pa rin naman eh. Ang maganda niyan, ikaw, di ka naman bulag. May magtuturo naman sa'yo. Yung pinakamalapit, guwapo naman yung magtuturo. Yun! Ewan ko na lang, hindi ka pa natuto. So, ibig sabihin, huwag ho kayong matakot mag-adapt. Okay, huwag ho kayong matakot. Huwag ho kayong matakot na sumubok. Kasi baka mamaya, sila, yung mga nag-atap, kahit ikaw ang nauna, dahil silang unang nag-adap, napag-ikitin. Di mo naman akalain ang Nokia. Mawawala sa eksena. Samantalang pag sinabi mo ng Nokia, number one, yabang mo pag naka-Nokia Nokia ka na eh. Di ba yabang natin, 10 to 20? Yabang eh. Samantalang naman ang meron lang naman din, yung snake na naglaro. Ganun. Di lang naman ang nilalaro mo, di ba? Pero ang yabang natin, imalay ba natin na nagkaroon ng Ericsson? Nung nagkaroon ng Ericsson, imagine, karoon pala ng Samsung. Nagkaroon ng Apple. Hindi mo naman nakakalain na ganun ang nangyari. Nakuha niyo po yun? So, ibig sabihin, hindi kasi nag-adapt ang Nokia ng bago, kaya napag-iwanan. Kaya dito, akala mo, yan lang yung pwede mong gawin, pero hindi mo alam, marami pa ka palang pwedeng gawin pa. Kagaya na ng pinag-uusapan natin. Ito palang online, ganyan pala. So, medyo tsatsagayin lang ko natin. Okay po ba yan? Yes. So, wag ho kayong matakot. Kasi iba kasi takot eh. Wag ho kayong matakot sumubok. Okay? Gawin nyo na siya. Total online lang naman yan. Malinaw po ba yan? Ayon learning? Yes. Okay, so yun. With that, guys, I'm done. Yan. So, maraming salamat sa inyo. Okay, sa next training natin, susulitin natin. So, aagaan natin. Start na kagad tayo 1 p.m. hanggang alas 5, alas 6. Tatapusin natin. Online lang po yan. So, gagawin natin ng actual. So, lahat, pagagawa ko kayo kagad ng Facebook, ng magpag-create kagad tayo ng ano nyo, ng fan page ninyo, i-actual natin para lahat makasunod. Okay po ba yan? Yes. Are you learning? Yes. Tapos, ano yung mga i-download ninyo mga tools na gagamitin?